Selamat sa Panginoon kung ating mga kapatid na dumaling na po at Taso ng Christmas. Kaya tayo na kapag face-to-face ng New Year ay naman tayo ng face-to-face at nagpa-PCR ako at COVID. Kaya ka po. Praise God. At muli sama-sama po tayo. Heavenly Father, thank you. Salamat sa pag-ingat at pag-aaral ng Diyos. Sama-sama. At hindi tuloy na. So tayo po ngayon ay nasa chapter 5 na Matthew. At nung nakaraang Friday ay na pag-aralan po natin yung at yung isang paralitiko. At pagkatapos po noon yung ESB po yung inyong mga Bible ang heading po niya rito ay Jesus Paul Levy. At doon po sa ating title na ating nilagay ay yung kong Jesus Transforming Power. At ganito po yung nasusulat sa Luke chapter 5 mula verse 27 hanggang 32. After this, he went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax booth. And he said to him, "Follow me." And leaving everything, he rose and followed him. And Levi made him a great feast in his house, and there was a large company of tax collectors and others reclining at the table with them. Those who are well have no need with them. And the Pharisees and their scribes grumbled at his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" And Jesus answered them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I have come not to call the righteous, but sinners to repentance." So yun pong ating pag-aaral mga nakaraan. Sabi natin na abala yung ating Kristo bago pa noon sa last week. Siya ay nagturo sa iba't ibang lugar at pagdating doon sa napag-aral natin noong last week, siya ay nagpagaling ng isang leper
at mangarating pang may mga karamdaman, isa na rito yung isang paralitiko. At dito po sa ating pasay, sa liburan, after these things, matapos po ang lahat ng ito sa dinya, lumabas ang ating Panginoong Kristo at nakita niya itong isang tax collector na nangangalang Levi. No? At siya rin po ay kilala natin sa pangalang Matthew, kung saan siya yung sumulat ng isang gospel na tinawag sa kanyang pangalan. No? At kung nice natin ma-appreciate, no? Yung pong remarkable things that the Lord Jesus called, ito pong si Levi, ay kailangan din po natin ma-appreciate what it means that was a tax collector. Ano po ba yung isang tax collector noong kapanahunan ng ating Panginoong Kristo? Yung pong Jewish people doon po sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo ay hindi po sila hindi na reklamo, no? O na sila ay agree doon sa mga tax, no? That God had required to them in the Old Testament law. No? But dito po sa ating pasay, dito pong si Levi ay hindi po yun yung tax na kanyang kinokolek. No? Nung po sa nung pong tax collector ng kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, sila din po ay tinatawag na mga publican, no? Ay isa po mga Jewish man who collected taxes from his own kinsmen on behalf of the Roman Empire. At isa itong si Levi doon sa mga tax collector. Sila daw po yung mga tao na traitor of his own people for money, a sellout to a foreign accompanying Gentiles government. Yung daw pong tax collector ay kinamumuhian ng kanilang mga fellow Jews. Bakit po kaya? Bakit sila kinamumuhian? Yung daw po ay nangangolekta nung tax na ipinapataw ng Roman Empire o ng Roman government at sila ay may patong pa. Higit pa doon sa nire-required ng Roman government yung tax na kanilang sinisingil sa kanilang mga kababayan. Meron siyang cut sa percentage. Kung ang tax ay 10, baka ang ginagawa niya ay 15. Baka niya yung 5%. Marami po ganyan sa panahon natin. So ito pong tax collector nung ancient Jewish time ay kinoconsider po sila na dalawang bagay. Sila daw po yung covenant breaker at yung pong mga legal if legal na magnanakaw legal sa kapanahonan nila. At mas worse pa daw, no? At ito sila daw yung mga notorious na sinner at sila ay excluded from worship in the temple, no? At yun daw pong kanilang mga pera ay kinoconsider nilang barwi or defiled at yung kanilang presensya, no, ay iniisip nila o sinasabi nila na isa daw contaminating, naga-contaminated, nagaya ng mga etonim. No? Kagaya ng sinabi natin, napag-aralan natin nung nakaraan. So, ito pong si Levi, no, was political unacceptable. Bakit kaya siya political unacceptable? No? As a Jewish man, si Levi raw po ay kumikolekta ng tax sa mga Jews on behalf of the Roman government. No? At siya raw ay collaborator with the occupying authorities at siya po ay yumaman. No? Lumago yung kanyang kayamanan
by exhorting man from his own people. At yun po ang naging resulta kung bakit siya ay political unacceptable. Hindi lamang po siya political unacceptable, siya rin po ay religiously unacceptable. As a tax collector, sabi ko nga po kanina, si Levi ay kinoconsider na unclean. Kung kaya't siya ay ban or pinagbabawal na pumasok sa mga sinagoga. Tinuturing siyang parang isang ketungin. Alam natin yung ketungin, hindi pwedeng humalik sa mga tao, paramihan. At hindi lamang po siya politically unacceptable, religiously unacceptable, siya rin po ay socially unacceptable. At doon po sa Orthodox Jews, no, sila po ay pinagbabawalan na makasama itong mga tax collector sa kanilang mga paglalakbay. Para kang mayroong sakit na keto, iniilagam ka ng lahat ng tao. Pinagbabawalan po sila na makipag-deal ng business dito sa mga tax collector at hindi daw sila pwedeng makasama sa mga kainan o salo-salo. At sila rin ay forbidden to dine with them. At sa kabila po ng lahat ng ito, may kamangha-mangha po na makikita natin that Jesus sought after and called Levi to be his disciple. Ang sabi po ni R.K. Hughes, yung tulang po, no? Jesus sought out the man no one else wanted. Nahanap ng ating Panginoon yung mga tao hindi nila gusto, yung mga outcast sa lipunan. At ito po ay isang malaking scandal dito sa mga Pharisees at describe na ang ating Panginoon Kristo ay tawagin niya ang isang tax collector upang kanyang maging isang disipulo, no? Ito rin daw ay isang outrage or an act of violence that he would go to the house of the tax collector at siya po ay makasama ng ating Panginoong Kristo na sila ay kumain. At ito daw ay isang abomination for the religious sensitivity that Jesus would allow other tax collector to draw close to him. At ano pa po ba? Sa katunayan, no, sinasabi po nila ito mga Pariseo at mga eskriba, no, hindi lamang sila sinasabi ang tax collector, but sinasabi po nila na sila daw ay makasalanan. They are sinners. That suggests, no, sa na ng ating Panginoon Kristo ay pinahihintulutan itong mga tax collector na makasama niya. At hindi lamang yung mga tax collector, but course dito sa ating pasahe makita natin yung iba pang mga makasalanan ay nakasama ng ating Panginoon Kristo. Hindi po dinideny ng ating Panginoon Kristo na ang mga taong ito ay makasalanan, no? Itong mga taong nakapalibot sa kanya sa katunayan at in-affirm ng ating Panginoon Kristo na sila ay makasalanan at pinumpara niya sila sa isang may sakit, no? Sinasabi niya na yung daw mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot. At he even contrasts them with righteous people, saying that he did not come to call the righteous to repentance, but sinners. Hindi rin dinideny ng ating Panginoong Kristo na itong mga broken and guilty people
wounded by the ravages of sins, were truly sinners. He called things for what they are, and yet these sinners came to him in droves, or maraming malaking bilang ay lumapit po sila sa kanila. Bakit kaya sila lumapit sa ating Panginoong Kristo? Sabi po dito, sapagkat sila nadama nila yung welcome sila sa ating Panginoong Kristo. Nabadama nila yung pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. They felt safe with Him. They felt valued by Him enough to gather to Him, sinful and strained as they are, in order to be made cool by Jesus. So ang ating Panginoong Kristo, pinakita po sa atin dito o in-illustrate niya bilang isang halimbawa na merong isang malagang elemento, no, in our battle for the sacredness of life, that we as Jesus followers are far too often guilty of neglecting. Ito po mga bagay nito. Bilang mga matagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, ay nanineglect natin yung mga bagay na ito. No? Na yung mga sinasabi natin, mga magsalanan, ay madama nila yung pag-ibig. Madama nila yung safe sila o yung welcome sila sa atin. At habang iniisip ko itong element na ito na sinasabi sa ating pasahe, no, kailangan natin makita, ay meron akong naalala doon sa aklat ni Philip Yancey. Kailangan niyo po si Philip Yancey. No? Meron po siyang isang kwento ron tungkol doon sa kanyang kaibigan na nilapitan ng isang prostitute. At ang salaysay po ng kanyang kaibigan, sabi po niya, nilapitan daw po siya ng isang prostitute, no? Madungis, sira-sira yung damit, no? Walang tahanan, may sakit, wala man lang pambili ng gamot para sa kanyang 2 taong gulang na anak. No? At doon sa kanyang hidik at tangis, ito pong prostitute, ang paliwanag po nitong kaibigan ni Yancey, no? Sinabi daw po niya, no? She had been renting out her daughter for an hour that she could earn on her own in a night. So mas malaki yung kikitain niya kapag pinaupa niya yung kanyang anak kesa doon sa kikitain niya magdamag. At kailangan niya daw gawin ito dahil upang masuportahan niya yung kanyang drug habit. So ang hirap daw pong pakinggan yung kanyang istorya, sabi ng kaibigan niya. At tumadaling sa maikling salita ay tinanong siya nitong kaibigan ni Yancey, tinanong niya yung prostitute, ang sabi niya, naisip mo ba na nagpunta sa iglesia o sa church upang humingi ng tulong? At hindi niya raw makalimutan, nakita niya sa mukha ng isang prostitute, yung nasyak siya. Nakita niya sa kanyang mukha. At ang sabi daw ng isang prostitute, "Church!" At siya daw ay umiyak. "Why would I ever go there? Bakit ako pupunta roon? I was already feeling terrible about myself. They just make me feel worse." Hindi na maganda yung tingin niya sa kanyang sarili. Sabi niya, pag daw pumunta siya sa iglesia, mas matindi pa yung kanyang naramdaman. Mga minamahal kong mga kapatid, what have we done that we would make someone feel that way about the place in which the Savior
from sin is proclaimed. At silbin po natin ito. If Jesus ever ignored sins, did he ever count off the sinfulness of sin in order to make people feel better about themselves? Did he ever tell people that they're really not so bad and that God accepts everyone just as they are, no matter what they do? Hindi po. Sin was so horrific and a reality sa ating Panginoon. Kung kaya't iniwan po niya yung kanyang glory sa kalangitan at bumaba siya dito sa sanglibutan to become one of us and atone for the guilt of our sins and His own blood, with His own blood. Nakakamangha po, no? Itong mga tao doon sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo who must feel the guilt of their sins, don't stay away sa ating Panginoong Kristo. Hindi po sila lumayo sa Kanya. At makikita natin sila na hindi sila takot, wala yung kanilang takot, no? At na maramdaman nila na mas worse yung kanilang kalagayan kapag sila ay nasa piling ng Panginoon. Hindi po nila naramdaman lang. Sa katunayan, mababasa natin sa iba pang bahagi ng scriptures doon sa Luke 15:1 ay makikita natin doon na yung mga tax collector at mga sinners ay lumapit sa ating Panginoon upang pakinggan yung kanyang mga pagtuturo. Maraming mga pasahe sa Biblia na ganito ang istorya, no? Mga makasalanan na lumapit sa ating Panginoong Kristo, no? Mababasa natin doon sa Matthew, doon sa Luke 7:37-38 yung isang scandalous woman of sin ay hindi po siya nag-alinlangan na lumapit sa ating Panginoong Kristo kung saan siya kumakain at kanya pong hinugasan yung kanyang mga paha ng kanyang mga luha at pinunasan ng kanyang buhok at binuhusan ng mabango ng mamahaling oil yung pana ng ating Panginoong Kristo because she was grateful to him for having forgiven her dun po sa kanyang makasalanan. Makikita rin po natin dun sa Matthew 8:1-4 yung isang leper, no? Na kung saan siya po ay untouchable, no? Hindi siya pwedeng lapitan ng mga tao, hindi siya pwedeng makalapit sa mga tao, no? Siya ay lumapit sa ating Panginoong Kristo at nagpatira pa, no? At upang siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. At mababasa rin po natin doon sa Luke 19:1-10, no? Yung pong isang notorious crook would be so thrilled that Jesus would come to his house, umuwi po sa kanyang tahanan at for dinner, that he immediately repented of all his crooked deeds and returned that he had stolen with interest. Alam mo po, kilala niyo po ito. Si Zacchaeus. At hindi lamang po yun doon sa Luke 23:39-43. Mababasa din po natin doon yung isang criminal while being justly put to death for his crime would feel the freedom to turn to Jesus and say, Lord, alalahanin mo ako when you come in your kingdom. Each of the sinners or an outcast felt the loving approachability of Jesus and were transformed. Our Lord never compromised with sin.
but it was His kindness and tender mercy toward those who feel the guilty of their sins that made Him so approachable with sinners. Ano daw ang meron sa ating Panginoong Kristo upang itong mga guilty people ay madama nila na sila ay safe at sila ay lumapit sa Kanya sa kaligitnaan ng kanilang mga pangangailangan? What was it all about Him that drew them to Himself for forgiveness and healing and power to do the right thing? There is something about Him that we can imitate. Meron daw meron tayong bagay na matutularan sa ating Panginoong sa Kristo as an individual Christian and as a church family. At ito po ay makikita natin sa ating pasahe sa verse 27 hanggang 32. So, napatuloy pala tayo sa ating topic. Introduction pala po pala eh. At ano po yung mga bagay na ito na ating matutunan sa ating Panginoong Kristo? Una po, doon sa verse 27, Jesus took the initiative with Levi. Our Lord was busy. Abala po, ang ating Panginoong Kristo, maraming nangangailangan sa Kanya, maraming tao ang sumusunod sa ating Panginoong Kristo, but sinasabi po ng ating pasahe, after these things, He went out and saw a tax collector named Levi at the tax booth or yung tax office. Yun daw po mga good, decent, devoted Jewish people. Nung kapanahon nila ay hindi raw nila sinasabi na saan tayo magtutungo ngayong araw na ito. At sasabihin nila, alam ko na, tayo ay mamamasyal na kasama itong mga tax collector. Hindi po nila sasabihin yon. At even itong si Levi ay hindi niya nanaisin na makasama sila. Hindi siya na lang yung pinag-usapan nila. Doon po sa katapanahon nila, ganun daw po yung sitwasyon itong si Levi. There was no sinner more notorious and despised than the kind of sinner that Levi was. Ito raw mga religious people didn't want him around, and he certainly didn't want to face them. And yet, mababasa po natin sa ating pasahe, Jesus went out na kung saan naroon itong si Levi. And even, pinuntahan niya doon sa kanyang place kung saan siya ay nakaupo doon sa kanyang tax booth. At kung titingnan po natin dito, wala pong sinabi maraming salita ng ating Panginoong Kristo. Hindi po niya sinabi kay Levi na ikaw na makasalanan, magsisi ka sa iyong makasalanan, at sumunod ka sa akin. But hindi po. Dalawang word lang yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, follow me. At nababasa po natin na gano'n na lamang ang pagsunod nito si Levi. One of the things that our Lord's examples teach us is that we help make broken, needy guilty people feel safe and welcome to come to Jesus when we take an initiative of love. They are stuck in a cycle of sin against God and hard-heartedness toward the Savior, and they need for us to go to them. Kailangan po nila tayo na puntahan sila. We need to cross the bridge of love where they are, and we need to extend hands po sa kanila. Sinasabi po nila na we need to break
the ice. Isip ko, ano yung willing to break the ice? Masagin ko yung yellow. Ang ibig po sabihin pala noon, you need to do something na maabot mo sila ng mga ganitong klase ng mga tao. One of the ways that we create an atmosphere in which broken people feel safe to draw to Jesus is when we, as followers of Jesus, in the power of the Holy Spirit, take the first step toward them. So yun po yung unang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. We take an initiative. We let it. Pagkatapos po doon sa verse 27 ulit hanggang verse 28, Jesus invited Levi to follow him. When Jesus saw the tax collector, he didn't stand boldly. Ano nga kanina, na tumayo siya at dinuro-duro niya itong si Levi at sinabi niyang magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Repent this day of your tax collection. Instead, he gave Levi a wonderful tour, invitation, an invitation that no one would expect. Follow me. Sabi ko ng ating Constitution. Levi rose up, left everything behind, not only his money table, but also his criminal behavior. Iniwan po niya, no? Yung kanyang work at yung kanyang behavior and all his unfaithfulness to the covenant of God and follow Jesus. At isa raw din pong minsan ay mistake, no? Open na mistake na nagagawa ng mga tao, no? In dealing dito sa mga tao, the trap in the consequences of their sin is that we focus too much doon po sa kanilang kasalanan. Nagpo-focus tayo doon sa kanilang kasalanan. We try to help them by telling them to quit sinning. Sinasabi na po natin sa kanila na iwanan o alisin. Iwan mo na yung mga kasalanan na yung ginagawa. At yun daw pong problema, even if they did quit sinning in the self-destructive way that they were sinning, they still would not save them. Kahit iwan nila yung kanilang mga kasalanan, still, hindi po sila maliligtas. Hindi po yun ang magiging daan upang sila ay maligtas. They be as lost as ever. No one is saved by quitting this sin or that sin. People are saved by entering into a relationship by faith with Jesus Christ. And when they hear his call and rise up and truly begin to follow him, they also leave their sin behind. Kapag sila ay sumunod sa ating Panginoon Kristo, ay kasunod na po na iiwan nila yung kanilang mga kasalanan. Hindi raw natin trabaho to make people sinless. That's Jesus' job. No? Our job is to introduce them to him and encourage them to follow him. Jesus take care of the lifestyle issue along the way. Yung po yung pangalawang makita natin sa ating pasahe, that Jesus invited Levi to follow him. At pangatlo po, doon po sa verse 29 to 30, Jesus drew closer to Levi and his friend. Hindi lamang niya inimbitahan itong si Levi na sumunod sa kanya, but of course, he drew closer to Levi and his friends. Iniwan po ni Levi itong kanyang office at yung kanyang booth upang sumunod sa ating Panginoong Kristo
Subalit meron daw, meron pa po daw siyang mga connection dito sa mga tax collector. Bagamat siya, iniwanan niya yung kanyang posisyon. He was still good friends with all other tax collectors. At inais po niya na yung kanyang mga kasamahan dati ay ma-meet din nila ang ating Panginoong Jesucristo. At kung kaya't siya ay gumawa ng isang malaking piging. Gumawa po siya ng malaking feast at inimbitahan niya, no? Yung ating Panginoong at yung kanyang mga disipulo at yung kanyang mga dating kaibigan na mga tax collectors. Kung titingnan natin, ano kaya yung crowd na yun na dumalo doon sa isang pigil, ay maaaring makita at maisip natin na napakarami. No? Napakaraming dumalo doon sa isang pigil. At kung tayo ay nandoon, marahil ay iba't ibang mga kwentuhan o pangungusap yung ating maririnig. No? Sa gitna raw ng lahat ng ito, the Son of God genuinely loving these sinners enough to be close to them and eat with them. They were used, no? Sila daw po ay sanay na doon sa mga sinasabi nilang holy people, nire-reject sila. But itong ating Panginoong Kristo ay hindi niya sila nireject. Bagkus nadama nila yung pag-ibig. No? Jesus manifested love for them, began to change them. He making himself approachable to them by the fact that he was already with them. At nakita daw po natin dito na nabuksan ang pinto dito sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Dito sa mga makasalanan, nabuksan ang pinto nung sila ay makasama ng ating Panginoong Kristo. To be drawn to the Savior is by translating genuine love into objective qualities, things like time of them, closeness to them, at daw yung mga tenga na makikinig sa kanila, at yung genuine respect toward them. Yung po yung mga kailangan ng mga taong ito. At ganun ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Yung kanyang panahon, binigay niya. Yung kanyang closeness. No? At yung kanyang pakikinig sa kanila. No? At nirespect po sila ng ating Panginoon. At ang lahat ng bagay na ito, nasabi nga rito na ito raw ay malaking trabaho at sakripisyo bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ito ay isang malaking trabaho at sakripisyo in our part. Ang ating Panginoong Kristo ay sa kabila ng kanyang kabisihan at maraming mga taong sumusunod sa kanya ay nandun po yung kanyang time ay ibinigay niya dito sa mga taong na Jesus made needy people feel safe to repent of their sins and follow Him. At dito raw makita natin yung approachable love ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lamang ang ating Panginoong Kristo drew closer to Levi and his friend. Jesus also identified himself with Levi and his need. Ito raw mga Pariseo at mga eskriba, no, ay namangha sa ating Panginoong Kristo na siya ay nakikikain dito sa mga tax collectors at mga sinners.
Ito raw mga tax collectors, hindi daw nila in-identify yung kanilang mga sarili dito sa mga taong ito. At kapag daw sila ay nakisama o nakihalubilo doon sa mga taong ito, sinasabi nila baka daw sila ay mahawa, ma-contaminate doon sa mga taong ito. But Jesus not only ate and drink with them, he even went so far as to join himself with their needs. Subalit hindi daw nakipag-join yung ating Panginoong Kristo dun sa kanilang kasalanan. But he drew closer to them. He identified himself with their need that he himself bore the cross of meeting it. At sinasabi ng ating Panginoong Kristo na yung daw mga may sakit, yun ang nangangailangan ng manggagamot. Hindi raw maganda nating sabihin sa isang doktor kapag siya ay nasa gitna ng mga may sakit, o doktor, ano yung ginagawa mo dyan? Ba't nandiyan ka sa gitna ng mga may sakit? Hindi raw appropriate na sabihin sa mga doktor. Yung mga doktor ay kailangan ng mga may sakit, kaya kailangan sila ay nandiyan sa gitna ng mga may sakit. At doon daw sa kapanakunan nila, walang mga control sa mga baho o mga hospital na pupunta. Kaya yung doktor ay hanapin niya at punta niya yung mga may sakit. So ganun yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kinumparay niya yung kanyang sarili na hinahanap niya yung mga may sakit. But sa ating kapanahon ngayon, yung doktor nandun lang sa kanyang clinic at yung may sakit ang nagpupunta ron. So, ito po ay kabaliktara nung sa kanilang kapanahonan. A physician wouldn't never ashamed to be around sick people. Sick people need healing, and a physician identify himself or herself with them in their need. Kagaya ng ating Panginoong Kristo, hindi po siya na he's not ashamed to be around simple people. They needed forgiveness, and he is the savior of sinner, the very one to whom God's forgiveness is given. Hindi daw siya dumating to call the righteous to repentance. Righteous people na gaya nitong mga eskriba at mga pariseo ay hindi sila nangangailangan ng kapatawaran, kaya hindi sila lalapit sa ating Panginoon sa Kristo. But sinners do. And he said that he came to call sinners to repentance. Ikaw daw at ako ay huwag daw natin sarhan ng pintuan yung mga taong ganito. No? Na madama nila na yung kanilang mga guilt at shame sa kanilang mga kasalanan. We should never condemn people who have fallen and are afraid. We are tempted to fix their problem by turning to even more sins. Kapag daw sila ay kinukondem natin, sa halip na sila ay iwan nila yung kasalanan nila, para bang tinutulak natin sila na mas lalo sila magkasala kapag ganun yung ating ginagawa. They are the very people who most need what we have to offer them, a saving relationship with the one who truly fixed broken lives. We should identify ourselves with them and their needs as representative of the only one who can truly meet their needs. The title ay maging representative ng ating Panginoong Kristo upang ma-meet yung mga pangangailangan ng mga taong ganito gaya ni Levi. So yung po yung part ng ating Panginoong Kristo sa ating pasahan. He took the initiative with Levi.
He invited Levi to follow him. Jesus drew closer to Levi and his friends, and Jesus identified with Levi and their needs. At sa kabilang banda naman, ano naman yung makikita natin kay Levi dito sa ating pasahe? Makikita natin dito yung conversion nitong si Levi. No, this is verse 27 to 28. Makikita natin dito yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo, no? Yung the power of Christ's grace in effectual calling. Here was a publican called by the Son of God. As soon as he was called, he is willing to leave all and follow Jesus. Kamangha-mangha daw, no, na itong pagtugon ni Levi sa ating Panginoon sa Kristo nang siya ay tawagin niya na sumunod ka sa akin, at iniwan niya yung lahat at sumunod siya sa ating Panginoon sa Kristo. Noong daw first century, itong mga tax collector na to ay mayayaman daw. Sila raw ay mayayaman. No? At sila ay isang kinoconsider nila na isang malaking sakripisyo na iwan nila yung kanilang pagiging tax collector. Dahil yun ay nagbibigay sa kanila ng kanilang mga pagyaman. Dati po meron kami yung kapitbahay na nagtatrabaho sa costume. Mayaman, hindi niya alam kung saan lalagay yung pera. Dahil doon nakikontrabaho yung mother namin, isang maglilinis siya sa ilalim ng kama, hindi mo makakalis na pera. Sa mga bulsa ng mga linalaban niya mga damit, may mga pera sa mga bulsa. Iban sa mga karamihan. So, ganun pala yung mga sa mga costume. Gaya itong si Levi. So, mayaman si Levi. Kaya kung ititingnan natin, isang sakripisyo para sa kanya na iwan niya yung kanyang profesyon. Na ito ang nagbibigay sa kanya ng yaman at yung mga nais niya na sa kanyang buhay. Upang sumunod lamang sa ating Panginoong Kristo na ano kaya yung kanyang makukuha. At lagay daw natin sa ating isipan, no? Kapag yung pagsunod niya sa ating Panginoong Kristo ay hindi nag-work, no? Ay walang nangyari, hindi raw kagaya nitong mga fishermen, pwede silang bumalik sa pangingisda. No? May trabaho silang babalikan. Subalit itong si Levi, kapag iniwan niya daw yung kanyang posisyon bilang isang tax collector, marahil itong Roman government ay mag-hire ng kapalit na. At wala na siyang babalikang trabaho kung siya ay susunod sa ating Panginoon Kristo at walang mangyari, then wala na siyang babalikang trabaho. But makikita natin dito, no, na yung pagsunod ni Levi sa ating Panginoon Kristo ay hindi natin siya at kikitaan ng anumang sinyales na siya ay reluctant sa kanyang desisyon. Ang bilis ng kanyang desisyon. Hindi siya nang isip na ano ba, siya ay sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. At hindi lang iyon. Siya ay gumawa ng isang malaking piging, no? Upang i-celebrate yung bagong direksyon ng kanyang buhay. Jesus attend yung peace, at maraming tao ang nagdarsaan doon, mga tax collector ay nandoon na nagsidatingan na makikita natin doon sa verse 29. We should never despair of any. At sa mga sitwasyon daw na gano'n, madarama ba ng mga tao ito na sila
na madama nila na sila na mayroong nagmamahal sa kanila. Sabi dito sa ating pasahe, no? Wala daw pinakamasamang tao, wala daw pinakamatigas ang puso ng tao o makamundong tao o mga lost people na hindi kaya iligtas ng ating Panginoon sa Kristo. No sins are too bad, too vile, too many to be forgiven. No heart is so dead, so corrupt, so consumed with the world to be conquered by the lion, the tribe of Judah. None are beyond the reach of God's saving grace or saving arms. With God, nothing is impossible. As the Lord snatched you from destruction, lifted you from the pit of corruption, raised you from the dead, have you left all and follow Christ? Ito po yung katanungan sa bawat isa sa atin. Gaya ba ni Lady, nung tayo ay masumpungan ng ating Panginoon Kristo, at tayo ay sumunod, iniwan po ba natin ang lahat? O part-part lang yung iniwan natin? Hindi kagaya nung si Lady, sabi po ron, iniwan niya lahat. Walang pag-alinlangan yung kanyang desisyon sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo. At yun po yung conversion kung si Levi. At makikita rin natin doon sa verse 29 yung pong celebration, no? Na ginawa nitong si Levi. Siya ay gumawa ng malaking piging. Sabi po doon sa Ecclesiastes 10 verse 19, it was a feast for laughter and celebration. Levi regarded his conversion as a matter of great joy. He wanted others to rejoice with him in what he had experienced. Kung kaya inimbitahan niya yung kapwa niya mga tax collector upang sila rin naman ay ma-experience nila yung na-experience niya sa ating Panginoon sa Kristo. And he wanted others to know the grace of God. He wanted others to know Christ. He wanted others to know God. At marahil, isipin natin na dito sa kanyang mga kaibigan, no, sasabihin nila yung conversion nitong si Levi ay isang kalunos-lunos na bagay o kalagayan. But to Levi, he knew that he had reason to celebrate. Meron siyang dahilan upang mag-celebra. No? Ito raw ay isang magandang araw para kay Levi. No? Higit pa dun sa pag-celebrate ng isang batang bagong isinilang. O di kaya naman yung graduation day, o di kaya naman yung marriage day, but para kay Levi, yung kanyang conversion ay isang matas o magandang araw na dapat ipag-celebrate. When God saves a sinner, when a lost soul is converted to Christ, it is the birth of a soul. It is the rescue of a sinner. The pardon of a condemned prisoner, the opening of the prison doors, the coronation of a king, the making of a priest, the adoption of a son, the forgiveness of all sin, the bestowing of righteousness, and acceptance of a sinner. At hindi lamang po celebrate nitong si Levi yung kanyang conversion, no, makikita rin po natin yung concern po nitong si Levi. Ito pong converted
sinners and saved by the grace of God, no, was concerned for the souls of others. Andun po yung kanyang concern doon sa soul ng iba. He wanted to be converted. He wanted them to be converted and saved by the grace of God. So, siya po ay gumawa ng isang piging at inimbitahan niya silang lahat, itong mga publikano at itong mga dating niyang mga kasamahan sa trabaho upang dumalo sa isang piging upang makilala din nila yung ating Panginoon Kristo. He knew that their souls needed and did what he would to meet the needs. Alam po niya yung pangangailangan ng kanilang mga kaluluwa at ginawa niya yung nararapat gawin upang kung ano po yung kanyang na-experience ay ma-experience din nitong kanyang mga kasamahan. He went to great expense and trouble to get his lost friends in the company and presence of Christ. Converted souls, no? Yung daw mga converted souls ay hindi raw kontento na sila lang ang pumunta sa langit. The earthly material sacrifice na ginawa po nitong si Levi sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Kristo, sabi po, siguro ay mas higit pa dun sa ginawa ng mga ibang disipulo. Having received mercy, we ought to make it our business to show others the mercy, the love, and the grace of God in Christ. Gaya po nitong sinabi. Marahil ay isipin natin, ano yung aking magagawa? What can I do? Sabi po rin sa ating pag-aaral, do what you can do to bring Christ to sinner and sinner to Christ. Gawin po natin na madala po natin ang ating Panginoong Kristo dito sa mga makasalanan at itong mga makasalanan sa ating Panginoong Kristo. Gaya ng sinasabi ni Moses doon sa Numbers 10 verse 29, sabi po ni Moses, come thou with us and we will to thee good. At kagaya daw ng isang Samaritano, no? Doon yung Samaritan woman, sinabi niya doon sa mga tao sa kanyang syudad, no? Na gaya din na sasabihin natin sa mga tao na nakapaligid sa atin, halika kayo, no? See a man who told me all things that ever I did. Ito ba ang Kristo? We can say sa ating mga pamilya, mga kaibigan, o mga kakilala, na gaya ni Andrew, na sinabi niya sa kanyang kapatid na si Peter, nasumpungan ko na ang Kristo. Ito po ay amon sa bawat isa sa atin, na matularan natin ang ginawa itong si Levi. Hindi po niya sinarili yung kanyang na-experience sa ating Panginoong Kristo. Bagkos siya ay nag-effort, gumawa siya ng piging, in-invite niya yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kasamahan, upang sila rin naman ay ma-experience nila yung kanyang na-experience. At sila rin naman ay magkaroon ng magandang selebrasyon na kanilang maalaala habang sila ay nabubuhay. When we take a stance against those evil things in our culture, sa ating kapanahunan, that rob human life of its inherent dignity and sacredness, we're doing what we should do. But sabi rito, let's also be careful that at the same time, we don't drive away the very people who turn to those evil things because they don't feel
there anywhere else they can turn. Wala na silang iba pang mapuntahan. There's transforming power and hope in Jesus' approachable life. Love. At kagaya daw natin bilang isang representative ng ating Panginoong Kristo. As His representative, we follow Jesus' example and make needy broken people feel safe in turning to Him. At minsan, ayun po yung dahilan ng mga ilang nababahaginan na lalapitan natin, nabahaginan. Sila ay hindi kampante na pumunta doon sa church. Pagkat pagdating nila sa church, para bang siya lang ang pinagtitinginan. Para bang sa halip na ma-isya doon sa kanyang daladalang pasatapasan, no? Ay mas lalo pa niyang madama ang bigat ng kanyang pakasalanan. At makita natin sa ating pag-aaral, no? Kung ano yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon. Pinakita niya na sila rin ay dapat mahalin, na sila ay may halaga. Ang buhay nila ay may halaga. Gamat sila lamang. At naramdaman ni Levi kung ganito. And even yung kanyang mga kasamahan, hindi lamang na isulat sa kwento ng ating pag-aaral. Marahil marami rin kagaya ni Levi ang na-convert dahil doon sa pag-ibig na ipinadama ng ating Panginoon sa Kristo sa kanila. Dahil doon sa pag-value ng ating Panginoon sa Kristo sa kanila. Tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Masasabi ba yung mga ganitong puri ng tao na kanilang nadama, yung pag-ibig, kung sila ay umattend sa ating iglesia, ay nadama nila yung mainit na pag-welcome, yung mainit na pag-ibig, nadama nila na hindi sila outcast o nadama nila na sila ay nasa isang pamilya. Kaya sila ay madaling lumabi sa ating Panginoon Kristo at sila ay na-convert. At hindi lamang yun, tayo bilang mga ligtas ng ating Panginoon Kristo, tayo ba ay kagaya ni Levi? Ay hindi natin naisin na tayo lang ang mapunta sa langit. Marami sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, na wala pang tamang relasyon sa Panginoon. Nakita kaya nila sa ating buhay, sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa, na tayo nga ay niligtas. Tayo nga ay tunay ng mga anak ng Diyos. Hindi lamang dito natatapos yung ating pagsunod at paggawa, mga gawain sa Panginoon. Itong ating pananambahan ay matatapos mga ilang minuto pa lamang. Ilang minuto na lamang. Subalit yung servisyo ay mag-uumpisa pa lang. The service will start kapag tayo ay lumabas sa sanctuary na po. Yung ating pananambahan ay patapos na. Ilang minuto pa lamang. Subalit yung pagsiserve, yung pagsilbi sa Panginoon ay magsisimula pa lang as we leave this church. At sa ating paglabas, tunay kaya na tayo ay maging asin at ilaw ng sanglibutan. At makita kaya nila sa atin yung pag-ibig na ating natanggap sa ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig
na hinahanap ng mga taong kagaya nito si Levi. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat sa kanyang mga paalaala. Salamat sa Panginoon sa tayo kagaya ni Levi, sa iyo ay kanyang sumpungan. Malibig na tayo ligtas at ganun din naman ang expectation sa ating Panginoon. Gaya ni Levi, ay tayo ay magkaroon ng concern doon sa mga lost souls. Tayo po ako. Kaya ang Diyos, aming Ama, ang banal po ay puri at nagpapasalamat God bless you. Naroon ito sa aming mga narinig o God sa iyong mga salita. Maraming salamat o God bless sa iyong mga paraala sa bawat isa sa amin. Kung paano namin o Diyos napanggap Panginoon yung nadama yung pag-ibig mo at ang paggap ng kaligtasan na magmula sa iyo. Lord, help us, Panginoon. Nagaya ni Levi, Panginoon. Ay gawin namin yung nararapat ng gawin, Panginoon. Upang marits po namin yung mga wala pong tamang relasyon sa iyo. Lord, gamitin mo po yung bawat Diyos sa amin. Na daluyan, Panginoon, na yung pupapalaman kung sa mga tao wala pong tamang relasyon sa iyo. Kahit, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, maraming salamat sa mga paalala mo, Panginoon. I pray, Lord, na hindi lamang namin narinig yung mga paalala nito, Panginoon. Bagkus o Diyos, ma-put po namin ito into action, Panginoon. Sa pangunan ng iyong banal spirit, Panginoon, ay maganap po namin, Panginoon, yung paano po kami tinawag ng ligtas. Lord, maraming salamat po even Lord sa aming mga nakasama sa hapon na ito. Thank you Lord sa buhay ni Sister Alkea. Sa unang pagkakataon Lord ay nakasama po namin siya sa aming panambahan. Lord, we know na siya po ay dinala mo rito because you have divine purpose po sa kanyang buhay. Tuloy ka po mausap sa kanya, God, sa mga salita mo na kanyang narinig. I pray, Lord, tuloy mo ng Espiritu po kanya na siyang natuloy mag-minister sa kanya at mga salita po kanya upang si Lord din po ang Diyos ay ma-experience niya. Lord, yung pag-ibig, yung pag-ibig mo. At sa mga darating na araw, God, ay marinig po namin kung ang testimon, Panginoon. How great, Panginoon, yung pong ginawa ko sa inyo. Salamat din po, Diyos, sa hapon na ito, nakasama namin yung aming mga kapatid na mga nakaraang pagtitipon namin ng Diyos ay hindi po namin nakasama Sister Remy, Sister Silvia, sa tipo ng mga kadahilanan, mga karamdaman, mga sabaho. At with the Lord's name, nakasama po namin sa araw na ito ni Pastor Dexter at Sister Esther. At ila sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na dinako mo sa lugar na ito sa atin. Maraming salamat po, God, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa, nagawa at patuloy pang gagawin sa buhay ng iyong mga kapatid sa iyong Diyos. Lord, maraming salamat po, God. At patuloy, Lord. We pray at patuloy, Lord. Sama namin doon ang Espiritu, Panginoon. Sa aming paglabas dito sa sanctuary ito, Panginoon, ay magmula ka, Panginoon, yung aming pag-serve sa iyo, Panginoon. Na makita sa amin, Lord, ang tunay na kami sa iyong mga ligtas, kami ay iyong mga anak, Panginoon. Lord, will you, God, who are worthy to receive all the praises, all the adoration. You are worthy to receive all the glory of you. Maraming salamat po, God, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Gabin po natin yung benediction na gumula sa aklat ni Job, verse 24. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Amen.